All right. Now, it's the president's last State of the Nation address. And other than the deployment of the police, a big factor of the president's administration, other than the West Philippine Sea issue, is really the drug war and the alleged extrajudicial killings. That would be a measurement of either the success or failure of this administration. But it's one of the things that the world remembers coming from this administration. You have cited the Ateneo School of Government study as baseless and unfair when they pointed out that privileges given to cops gave rise to corruption and abuse of power. Why would you say it's baseless and unfair given the track record before you? Yes, yeah, Karen, kasi parang hindi naman maganda sabihin na parang privilege namin na gumawa ng anumang bagay that resulted in the abuses. Kasi meron tayong internal discipline mechanism in our PNP na meron tayong mga protocols and guidelines being followed. We are guided by laws. And even the police, or for that matter, anybody else, pag nag-violate ka, imbisigahan ka at pwede magkaroon ng sanction. So ang sinabi ng ating Pangulo is maging aggressive kami sa ating kampanya. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-abuso ka. Kasi any abuse na pwedeng gawin, may corresponding investigation at that could be sanction. So hindi naman tayo yung police. Tayo sumusunod tayo sa batas. Kaya nga, marami tayong mga naimbestigahan at even na sanction on this particular aspect. Well, it is okay. Unfortunate that along the way, may mga allegations about abuses and even sinasabi natin mga lapses on our operation. But all of this naman are subject to investigation. Ang siguro nakikita natin is that bakit sinasabi na kaunti lang itong napaparusahan ay kasi ang investigasyon is based on evidence. At napansin natin, ako, observation ko is maraming mga kaso tayo na wala namang ebidensya. Or yung iba natin mga kabayan, they opted na hindi nila mag-file ng kaso pero ilapit na lang sa media, Commission on Human Rights, or even sa ating sa iba pang mga sectors ng ating government. But in the conduct of investigation, on any investigating body, kailangan meron tayong basihan. So yun yung ating sinasabi. Pero may basihan naman, sir, because based on the PNP records, there are 5,655 police operations that resulted in the deaths of suspects. This is in the war against drugs. So in all those 5,655 operations, it resulted in the deaths of the suspects, not the arrest of the suspects. So this is where the Ateneo study is coming from, that the support of the president, and I'll go back to this, because you are ending, you are PNP chief at the end of the president's term. But let's remind the public, after the president won in May 2016, he gave security forces shoot to kill orders against those who resist arrest. He also offered million peso bounties for the capture and death of drug lords. That would have been a positive reinforcement. But the president also said, I'm not saying you kill them, but the order is shoot dead or alive. In December 2016, in a speech I researched, the president vowed to protect policemen after the inquiry of the death of Mayor Rolando Espinosa when he died in jail. The police claimed it was a shootout. The NBI said it was a rub out. The president sided with the police officers. He said, I have to defend them. December 21, 2020, it was Police Senior Master Sergeant Janelle Nuesca who shot a defenseless mother. So many cases of policemen, even you have Kian De Los Santos, so many cases of policemen that use the nanlaban narrative that claim suspects resist arrest. In other words, it's become more prominent in this administration. Would you at least agree with that? Okay, Karen. First, yung sinasabing shoot to kill, lagi naman kinakwalify ng ating presidente yan. Shoot to kill, kung ikaw ang mamatay, unang mamatay. Lagi yan, even before the pandemic and we used to have this monthly command conference, lagi ba sinasabi na yun, huwag kayong pauuna dyan. Train kayo, hindi man pwedeng kayo mamatay. Meaning to say,
laging binabalik pa rin dun sa ating principle ng self-defense, which is afforded to all of us, even defense of the stranger. So dun tayo, pag nag-violate ka dyan, ay kakasuhan ka, Karen. Hindi naman ibig sabihin, sinabi ng presidente, tumalong ka dyan sa bangin, tatalo na kami, di ba? Eh pag tumalong ka doon sa baba, di magrarapeling kami pababa. Hindi naman kami walang isip ng mga pulis. At lagi niyang kinakwalify yun, yung okay. Sinasabi niya nun. Okay, doon sa isang sinasabi natin na mga nanlaban. You know, in the course of the operation, yun na naman talaga ang justified eh, yung nanlaban. Otherwise, hindi. Pero ang tanong ay totoo ba? Well, the presumption of the regularity is there. But it is always open for investigation. At pag nagkakaso, just like the Kian case, at yung iba pa, talagang nakakulong sila. At yung nakakulong na yun, hindi naman kinukonsindi. In fact, galit ang presidente natin. But if it is open for investigation, General, I don't mean to interrupt you, then why would the president not agree frankly to opening all the records of the more than 5,000 police operations with the death of the suspects that resulted in the death of the suspects? At one point, you were willing. Even the DOJ was willing. It was the president who was not willing. Well, ang sinabi natin, Presidente, if it will involve national security, hindi dapat nabuksan siya. How could those involve national security when these are, let's say, crimes involving drugs? And it would be a police matter, so to speak. Yes, that is why the DOJ, on case-to-case basis, para sa kanya, pwedeng i-open lahat. Kasi nga, sa tingin ng ating DOJ, kung i-analyze natin, most of them don't involve national security. So ang sinabi ng Presidente, if it involves national security, pero kung hindi naman, open siya. Kaya ang DOJ, given that imprimatur. Would the more than 5,000 general involve national security? Well, sa atin nga, nasa DOJ na yan. Pero sa amin, as long as it is within the DOJ, open kami doon. Yun naman ang akin nasabi na all of these cases, not only those who have we found the lapses, pero the other cases, open po yan. And pinarating na po natin yan sa ating DOJ. Itagdag ko lang, Karen, yung sinasabi kasi natin na nanlaban or nagkaroon ng 5,000 incidents na merong namatay, which resulted in the death of some 6,000. Gusto ko pong ibigay na emphasis dito na ito po, it involves, the total operation is around more than 200,000 operations. At ang nahuli dito, 293,000 na mga buhay aside from the matay. So kung isipin mo, pag samasamahin mo ito, these are about 300,000 na drug suspects na ang namatay, 6,000, which is 2% of all those we have arrested or na-neutralized na sinasabi natin, either arrested or namatay. Huwag natin tingnan lang yan kung ilan yung nalaban. Pero sinasabi ko nga, yun ang nalaban, benefit of doubt, may presumption of regularity, pero open for investigation kung meron lapses. Pero pag nakita natin whole picture that involves 300,000 na ating subject of this operation, hindi naman yun lahat na nalaban. In fact, ang nalaban lang is around the 2%. The 98%, hindi po nalaban yan. Hinuli natin at mga buhay yung mga yan. So yun lang gusto natin sabihin. Pero sinasabi ko nga, okay, andun yung presumption of regularity. Pero di ganun po, open tayo sa investigation. In fact, we encourage those who are aggrieved parties na mag-complain kayo sa tamang. Hindi man pwede mag-complain lang kayo sa media lang. Kasi pag sa media lang, ano man ang pupuntahan noon? Puro di umano. Sinabi nito, sinabi noon, di ba? So, well, wala tinatago ang ating Filipina police. At ako, during my administration, lagi kong sinasabi na hindi natin paninindigan kung nagkamali at after investigation, may pagkakamali, dapat panagutan yan. To give importance on the accountability na dapat bawat isa sa amin ay ating yang sinusunod. Oo. So you do confirm, and just for the record, this is not on you. This is the holistic picture of this administration. Are you the fifth or sixth PNP chief in this administration, sir? Are you the fifth? Sixth, okay. So you're already the sixth, okay? So you are confirming that there really are 6,000 deaths. Sinasabi natin yan. All right. Other than the Ateneo School of Government report, the track record of this government in terms of the drug war
is not good. I'll cite others. You have Investigate PH report that's going to be sent to the United Nations Human Rights Council. And the whole report, essentially, the theme is that police officers block attempts at transparency and accountability, which is the Nanlaban narrative, covering up circumstances of killings, of anti-drug operations. You also have Amnesty International, who did a report that I read on the drug war as well. So this is not just one body. These are several bodies with no particular political interest, really citing that the police force has worsened under this administration because the president himself empowers police officers. Okay, and do you understand the whole picture? Yes, Karen. Yes, let me just clear, kasi sabi mo, I'm confirming that more than 6,000 died in the police operation. Pero gusto ko idagdag din na aside from that, meron tayong na-aresto na 293,000 na buhay. So yun, isabay natin lagi, Karen, yun. Huwag lang yung mga namatay. So that is just 2%. Merong 293,000 na buhay na naresto na hindi nanlaban. Merong nanlaban dyan, pero hindi naman nagkaroon ng barilan or hindi napatay. Kasi nga, well, it didn't result in the death of the suspect. Una, yun, dapat important. Pangalawa, everybody is entitled in our own opinion kung ano yung mga yung mga assessment subjective. But pero aren't these natin, studies worth self-reflection for the people? Well, of course, it's always, yes, lagi naman. Lagi naman kasi, alam mo, kahit ako mismo sinasabi ko, and also, kahit yung mga iba pang mga naging chief PNP na, we learned from what we have experienced before. In fact, may mga times nga na tumitigil tayo sa ating mga operations to assess yung ating pinagdaanan and then to improve on what we have started. Kaya nga yung ating mga offline barrel, meron diyang revised, meron intensified, di ba? Kasi nire-review natin yan. Ako naman, ang tinitingnan ko, one of the barometers or parameters natin dyan is the peace and order situation. You know, for the past 5 years of this present administration, chinek natin yung index crime. Ito yung crimes against persons and crimes against properties na nakita natin. Kinumpere natin yan doon sa 5 years before, either first 5 years or the last 5 years of previous administration. Cut off is yung the July o June or July of 2016. Bumaba ka rin ng 63% on the average ng lahat ng ito. So yun, is malaking bagay nun. And even you and lahat naman, tingnan natin yung peace and order situation just before this administration. Ako, tinitingnan ko lang very objectively kasi even nung nasa Joint Task Force COVID Shield pa ako, araw-araw naglalabas kami ng data niyan eh. Kaya nga, nakita natin na talaga buwaba ang krimen, nag-improve ang peace and order dahil we know for a fact yung kalalaan ng problema ng droga natin before that. Ngayon, even the President is telling us now, eh talagang malayo pang ma-resolve natin ito. Pero nakita natin yung improvement. Di ba? Pero ang point natin is, it's a work in progress, pero hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo nag-improve in so far as our campaigns against illegal drugs and our peace and order situation. Kaya lang, eh dapat pa nating ayusin pa at mag-improve pa dun sa mga lapses natin na ating pinagdaanan. Okay, all right. Now, very quickly, the State of the Nation address, the last one, is already 4 days from now. Let's put it to 4 to 5 days from now. What do you believe is the achievement of this administration when it comes to the war on drugs? May nahuli ba na big fish? Yun ang ipinangako ng administrasyong ito bago ito nagsimula. Looking back, frankly, General Eleazar, as the president leaves office in a few months, sino ang pinakamalaking drug lord na nahuli sa ilalim ng administrasyong ito? Well, doon sa record, kaya ako tumitingin kasi, chinek ko yung sa real numbers natin, there are 12,356 considered to be high-value targets. You know, Karen, pyramid kasi yan. So, di ba, sa atin, ang ating mga territorial police units in our campaign against illegal drugs, ang talagang lagi nakikita at na-engage sa atin dyan, itong mga street pusher. Itong yung talagang last touch, kumbaga, do sa ating end users. Uh-oh. Then parang pyramid dyan. But would there be a name or a few names? Yes, there were Chinese National. Share in his yes,
Yes, wala lang akong listahan, pero meron tayong mga local government officials, meron mga Chinese nationals na nahuli natin na maaaring hindi man sila sikat in terms of pangalan, pero sila yung mga involved sa pagpapasok dito. Even itong mga, itong sinatawag nating mga chemists. Kaya nga nakalista sa atin, and that is real number, 12,000 plus. You know, Karen, pyramid tayo. At yung mga nasa taas, sa taas, most of them, hindi humahawak ng droga yan. Hindi mo, kumbaga, puro tayo intelligence information. And in our criminal justice, hindi mo pwedeng kasuhan yan. Kaya nga nagsusulong ang ating Senado, pati nila ating Kongreso, na baguhin or ma-amend yung ating batas sa illegal drugs na magkaroon ng presumptive ngayon na basis para mag-file ng kaso, pero may safeguard. Kasi kung ganito pa rin tayo, ay talagang yung sinasabi nating mga nagpapatakbo dyan, hindi natin pwedeng mahuli ang mga yan. So, kaya nga, that is the reality, Karen. Kaya nga yung sinasabi natin na ito mga anahulin yung mga maliliit. So, ibig sabihin, huwag natin hulihin yan. Eh, sila yung directly nagbibigay sa mga drug user natin. Okay. Di ba? All right.